Kung sino yung p***et, siya yung tagabayan. P***et ka na nga, gusto mo pa ilibre ka? Ang kapal laman ng mukha mo. Mukha mo. Oh, isa rin tong Rendon Labrador na to. Gusto mo paguntugin ko na to eh. Pero walang taong pangit. Baka minsan, hindi lang kasi uso yung itsura. Ang mga usong itsura ngayon, yung mga ganito lang. Sakto lang. Mga kapenyo, tirahin na natin itong mainit na issue ngayon. Pasok, intro! Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today, meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Jormel Tuliling, ese Jormel Labrador! Binanatan dito etong banat nga ni Rendon Labrador dito kay Mimiyu. Mga kapenyo, alam naman natin na tinitira nga ni Rendon Labrador ngayon etong si Mimiyu, at sinasabi nga ni Rendon Labrador dito kung sino pa yung pangit eh siya daw talaga dapat ang magbayad, kasi unfair naman daw kung yung pogi pa o yung maganda pa yung manlilibre sa'yo. Diba, para nagkakaroon tayo ng ano ha, discrimination mga kapenyo, na kung saan eh about to no sa mga pangit at maganda at gwapo mga kapenyo, na dapat hindi natin dinidiscriminate no, dapat pantay-pantay, pangit man, maganda man o gwapo man, dapat yan pare-parehas, kasi pare-parehas tayong nilika ng Panginoon. Yan po yung real talk. At dito mga kapenyo no, gawan nga natin na reaction video eto si Haring Bangis kung ano nga yung mga banat niya dito sa kanyang kapatid. Kung sino yung p***et, siya yung tagabayan. P***et ka na nga, gusto mo pa ilibre ka? Ito si Rendon Labrador, pag bumalat din, misa masakit din ito. Rendon, pasintawi ka naman, nakakasakit ka na ng mga pangit. Buto, wala dito si Marlo, si Kalapangit. Ang kapal naman ng mukha mo. Mukha mo. Oh, isa rin tong Rendon Labrador na to. No. Gusto mo paguntugin ko na to eh. Oo, oh, kita mo. Buti pa si ano, Haring Bangis ha, ay nagagalit niya at naiinis no, dito kay Rendon Labrador, na kung saan eh, talagang dinidiscriminate kasi niya yung mga pangit dito. No? Pero walang taong pangit. Baka minsan, hindi lang kasi uso yung itsura. Tama. Ang mga usong itsura ngayon, yung mga ganito lang. Sakto lang. Yeah, gusto ko kay Haring Bangis eh. Nag-away pa eh, oh, kahit na sumisikot na sa ilalim eh. Ay, Bangis, Bangis! Pus! Jay, bakit? Nakita mo na ba yung post niya, no? Hindi ba si Rendon? Aga-aga eh. Issue ka, ano yan? Eh kasi yan, no? Tinira yung si Mimiyu. Si Mimiyu, yun! Si Mimiyu pa yun talagang binanatan ni Rendon dito. Iba ka talaga, Rendon Labrador. How to float! Yung bakla ko, ano nangyari? Sabi niya, no, ni Mimiyu dito, never ever date someone na walang pera kasi it matters daw. Eto kasi yung post ni Mimiyu no, nakaraan mga kapenyo, na yun nga, wag nga raw i-date no, yung walang pera, na kung saan eto na yung banat dito ni Rendon. Alam naman natin si Rendon Labrador no, pag may nasilip talaga yan sa'yo, patay ka talaga. Kaya eto mga kapenyo, naging issue na naman to no. Hindi naman din kasi yung ganun, mali din naman yun. O, tama. Yeah, parang kasi dinidiscriminate mo na agad yung mga mahihirap. Yes, totoo yan mga kapenyo no. Hindi naman porke walang pera eh ganun tao na. Hindi naman lahat no. Totoo yun sinasabi rito ni Haring Bangis. Kaya kay Haring Bangis na tayo ngayon eh. Porque iba na yung mga kaldagan ni Haring Bangis ngayon. Hindi nakatulad dati talaga eh. Yan ang ayoko eh, hindi nadama yung mahihirap. Diba? Parang discrimination agad eh. Tama po. Diba? Hindi naman porket nakakaangat ka sa buhay, hindi porket na may pera ka, eh, dinidegrade mo na. Tama. Nalungkot si Mimiyu. Yung mga taong walang pera. Siyempre, yung mga taong walang pera, nagsusumikap yan eh. Para magkapera. At siyempre, parang makapag-date. Mali si Mimiyu dun ha. Totoo yun mga kapenyo no, maraming tao ang nagpupursige o nagsusumika para maabot ang kanilang mga pangarap no. Hindi naman porke mahirap, gaya ang sabi ko kanina, hindi porke mahirap eh hindi mo na ide-date. Kasi hindi naman lahat na mahirap eh, ganun tao no. Minsan nga, doon pa sa mahirap na tao, doon mo pa makikita yung talagang true love mo eh. Yung talagang tunay na pagmamahal no, na hindi ka peperahan o kahit sa hirap at ginhawa hanggang sa pag guminhawa kayo, eh kasama mo pa rin. Unlike naman sa ibang mayayaman, eto hindi ko nila lahat, pero yung iba kasi mayayaman, pagka talaga nagsawa na sa'yo yan o ayaw na, wala na, iiwanan ka na. It's not about the money. No, okay. Diba? It's about the heart. Oh, maraming kang pera, pangit na maugali mo.
Oo nga. Puto, iba talaga si Aring Saludo kay Aring Bangis. Galing talaga ni Aring Bangis. Oh. Doon ako sa ano, doon ako sa walang pera pero napakaganda ng ugali, mabait. Tama, tama. Oh, yes, tama, boss. Ganun, nire-respeto ka. Oo, oh, boss. Hindi porket may pera nga, yabang naman. Opa! Pinapasok-pasok nila si Bibi yun dito. Ano, marami na akong na-encounter na ganyan. Ano sabi ni Rendon Labrador? Diyan naman tayo kay Rendon Labrador. Kung sino yung p***, siya yung tagabayad. P***, ka na nga, gusto mo ba ilibre ka? Ang kapal naman ng mukha mo. Na balat ni Rendon Labrador dito. Grabe talaga yung balat ni Rendon dito. Pero real talk mga kapenyo ha. Kaya pala nire-real talk ni Rendon Labrador etong si Mimiyo. Dahil nga ganun yung naging banat din ni Mimiyo dito na kung saan may mali din talaga no, na hindi natin pwede talaga lahatin ng tao kahit may pera man yan o wala. Niya, kung pangit ka, ikaw talaga tagabayad. Oo, oh, boss. Oh, isa rin tong Rendon Labrador na to. Pag, kaya, boss, eh. Gusto mo paguntugin ko na to? Real talk eh. Hindi, parang nga kay Rendon, nagigits ko rito si Rendon mga kapenyo eh. Parang nire-real talk lang niya etong si Mimiyo. Parang binabalik niya no yung mensahe nito ni Mimiyo dun sa mga pangit. Ngayon, eto si Rendon dahil nga alam naman natin na parang tagapagtanggol siya ng mga ganong tao. Binabalik niya ngayon, nire-reverse niya ngayon kay Mimiyo lahat yun. Parang binabatol niya kay Mimiyo ngayon lahat yun. No, na kung saan dito, eh, sigurado ako masasaktan etong si Mimiyo. Wala na akong kinakampihan sa dalawan to kasi parehas bugo. Parehas bugo ka po. Kasi nilibre ka pa. Ito, sasabihin ko din yung point. Mali din yun, ha? Alam mo kasi, Jay, walang taong walang nilikha ang Panginoon na pangit ugali. Meron ba? Handa mo na yan, dalawa. Hindi, kasi sa totoo lang, gaya na sabi nga ni Haring Bangis, walang nilikha ang Panginoon na pangit. Totoo yan. About naman sa ugali, sa totoo lang, may kanya-kanya talaga ugali ang mga tao. No, hindi pare-parehas, hindi pantay-pantay ito, no. Para sa itsura rin ng mga tao, iba-iba rin, no. So, ganun tayo talaga nilikha eh. May masama, may good, no. Pero hindi naman nangangahulugan na yung masama ay talagang ganun na, no. Kumbaga, meron pa rin pagbabago na nangyayari doon sa mga taong 'yun. Ayaw naman, boss. Kaya doon lang ba ito? Parehas nag-aaway eh, parehas mali. Isip kasi kayo. Ayaw naman, boss eh. Diba? Ako magtatama sa inyong dalawa. Rendon Labrador, hindi porket na hindi kagandahan ng itsura, hindi mo kasi pwedeng sabihin pangit eh. Oo naman, boss, syempre. Ang tamang term dyan, Rendon Labrador, hindi kagandahan, hindi kagwapuhan. Yun. Nawi mo pa yun, nari ba? Jamba ka. Yan ang mga gandang words na, no? Pero walang tao, Oo naman, boss, syempre. Diba? Baka minsan, hindi lang kasi uso yung itsura. Oo. Diba man? Tama. O parang ngayon, o, iba na yung uso ngayon. Tingnan mo yung forma. Parang joggers na medyo malo. Naka-bads pa, buta. Iba na ngayon talaga formahan ni Haring Bangis dito. medyo something ganit na. Oh, tapos naka-ano ka? Diamonds. Tapos naka-gold. Sakto lang yung formahan. Di ba? Sakto lang. Pero kasi ngayon, yung minsan yung mga formahan na sobrang fit, heated masyado, hindi na uso yan. Pero dati maganda yan. Oh, di ba? Yun ang gusto kong sabihin. Oh. Hindi porket na hindi uso yung itsura mo, eh pangit ka na. Oh, okay? Tama. Siguro hindi lang uso ngayong panahon na. Parang hindi totoo ah. Okay? Bale mo, next ano, next year uso na itsura mo. Really nigga. Parang ito, kapag lumaan na itsura mo, di ba? Pati si Jay nadaway na rito. Okay na. Ay, speaking of Jay ha, mga kapenyo, nagbabalik pala si Jay ha. Kasi nung nakara-reaction video ko, yun kay Aura, eh, hindi si Jay yung nagbibideo sa kanya eh. Parang girlfriend ata ni Haring Bangis eh. Ngayon, nagbalik ha. Habang na naman yan. Ang mga usong itsurang ngayon, yung mga ganito lang. Aha. Tayo, mga itsurang tuliling lang ha. Tuliling version lang ha. Kaya yun ang gusto ko sabihin, walang taong pangit. And madako naman tayo sa tagabayan. Rendon Labrador, hindi po porket na nakakaangat ang itsura mo, eh ikaw na ang ililibre. Akala niya nagbibiro ako. Yan. Eh malay mo, sige ganito ako, gwapo ako. Alam natin yan, walang duda. Walang duda. Gwapo ako. Gwapo talaga. For example lang ha. Boss. Ikaw hindi ka kagwapuhan. Ano naman, boss? Iniyaya kita maipag-date. Alam naman ikaw pagbayarin ko. Siyempre.
Siyempre, hindi ako yung nagyaya eh. Oh, siyempre. Ako yung gustong kumain. Oh, so, dapat ako yung manglilibre. O, sino yung nagyaya? Sobrang buraot mo naman nun kung halimbawa ako yung nagyaya tapos ikaw magbabayad. Tama ba sa mga? Ano nga? Oo nga naman mga kapenyo. May punto dito si Haring Pangisa na kung saan talagang, kung sino nga naman talaga yung nag-aya, dapat siya yung taya. No? Hindi yun about sa pangit o maganda o gwapo, di ba? Anak ni Mayor? Oo nga eh. Di ba? Hindi ganun. Dapat, diba? Kung sino nag-aya, no boss? Kung sino ang nag-aya. No, halimbawa ako, babae ako. Tapos crush kita. Halimbawa ay, lang, oh. Crush kita. Eh syempre, gusto ko itang yayay makipag-date ako magbabay. Galing ha? Tama, tama. No discrimination po sana tayo sa lahat ng tao. Ah, oh. Yes. Kasi ilang beses ko sinasabi sa inyo, lahat tayo pantay-pantay. Oh. Pantay-pantay lang. Panapanahon yeah. Lang talaga, boss. Panapanahon lang. Panapanahon lang. Ang sabi nga nila, bilog ang bola. Malupit talaga to si Hari Tulili. Ang may si Hari pa rin. At kung kayo nga tatanungin ko mga kapeyo, ano ka masasabi nyo dito sa mainit na banat ni Haring Pangisa kanyang Kuya Rendon na kung saan talagang binabanatan nga ni Rendon ngayon itong si Mimi Yu mga kapeyo na tinatawag nga niyang pangit. Mas malupit pa kay Kalapangit Sanderford to. Kaya nga ba nyo, kung gusto nyo maparoon yung full video nito, puntahan nyo na lang kay Jormel Labrador Fitness sa kanyang Facebook page. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat-lahat po yan makabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita sa lang tayo sa susunod kong reaction videos. Real. Maybe we should hurry up and seal the deal.